kumbaga pa lang sa akin siya na please like, subscribe, and click notification bell icon sa every time may uploads ako and notify ka ni YT. Mas gusto ko daw ba yung dila o yung baril o pareho? Siyempre mas gusto ko ang dila, okay. So, mas gusto ko yung kain. Kung halimbawa naman, hindi naman magaling bumayo itong lalaki, so mas gugustuhin ko na lang na kain na lang kaysa babayuhin pa niya. So, yan. Pag-usapan na natin yung pinaka vlog natin for today's video. Ayan. Paano nga ba gagamitin ng tama ang sandata ng mga lalaki? I know naman na halos lahat ng mga lalaki alam nila kung paano bumayo. This is for everyone na hindi pa marunong gumitin ng tama ang kanilang mga sandata. So, tip number one. Kung halimbawa ang inyong mga sandata ay sobrang matigas na, alam nyo guys, nakakadagdag ng L sa isang babae, yung nararamdaman niya sa skin niya na humahaplos yung sandata niya sa katawan niya. Halimbawa, nakatalikod siya sa'yo habang hinahalikan mo yung kanyang likod, pataas habang hinihimas mo yung kanyang harapan, tapos hinahalikan mo siya pataas hanggang sa kanyang batok, inihahaplos mo sa kanyang balakang, sa kanyang pet, at binabangga-bangga mo yung kanyang kwetan ng iyong sandata. So, yan ang tip number one natin. Nakakadagdag ng L yan sa mga babae. Tip number 2. Okay, kung galing kayo sa likod, punta kayo sa harap, at habang hinahalikan yung kanyang labi, ang punta sa kanilang tenga. Kung magaling kayong maglaro ng corona niya, sa dibdib niya, so punta na kayo sa baba, okay? Nandito na tayo sa kung paano yung tamang pagpasok ng inyong mga sandata dito sa tahong ni Inday. Okay. Kayo ba yung mga lalaking bigla na lang pumapasok at lumalabas? Bayo-bayo ganyan? Masyado nang excited? So, wag ganun po. Ang, kung nakaharap sa inyo ang isang babae, itaas nyo ang mga paan ng mga partner ninyo sa inyong balikat at ano niyo yung balakang niya, set up ninyo ng magandang anggulo para makapasok ng maganda ang inyong mga sandata, okay? Kung pwede, lagyan nyo ng unan sa ilalim para mas pasok na pasok kapag ka isinagad ninyo, okay? So, ando na tayo. So, paano nga ba yung tamang pagpasok niyan? So, hindi dapat nang mamadali. Dahan-dahan po, okay? So, kung nagawa na ninyong pa-slide, slide-slide yan sa kanyang mani, ang inyong sandata sa kanyang ipapasok. So, pagpasok guys, ulo, tapos labas ulit. Ulo, labas ulit. Okay? So, makakailang ulit kayo ng ulo. Parang tinatakaw niyo yung butas ba? Sinasabihan niya silang, ako'y papasok na, so humanda ka na. Okay? So, ulo muna. And then, ilalabas mo ulit. I-slide mo ulit dun sa kanyang mani. And then, punta ka ulit dun sa butas. Medyo, kakalhati mo ba? So, hindi mo muna ibabaon. So, ulit-ulit lang na process hanggang sa mapunta ka na sa pagbaon. Okay. So, habang binabaon mo yan, guys, kailangan pakaramdaman mo yung babae. Kasi may ibang baon lang ng baon. Okay? So, pag binaon mo yan, kailangan maririnig mo na umuungol ang isang babae. So, kapag walang reaction pa ang babae, so hindi mo nai-hit yung spot, yung hindi mo nai-hit yung sarap. Kasi, yan sa loob na yan, kapag diretso ka lang ng diretso, baon na, baon hugot, walang sarap na mararamdaman. Pero, kung ang iyong sandata is explore mo sa loob, kasi pwede ka mag-explore sa loob niyan guys, medyo pala left side nyo, ganyan, basta kapag narinig nyong biglang napaungol yung babae, yun yung spot na kailangan mong dire-diretsuhin. Pero halimbawang habang umuungol siya, tapos na iba ka ng peston, nag-stop siya ng ungol,
ibig sabihin nun, hindi masarap, hindi lang siya makapagsalita, okay? So, ibalik mo, hanapin mo ulit kung saan yung spot na napapaungol mo siya. Hanggang sa masarapan siya, guys. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood ngayon. Aika is now signing off.